Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Siya nga pala, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin sa channel na ito. Maraming maraming salamat. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na may pamagat na Lolo Crescencio. Ang nakaraan. Bumuo ng grupo sina Lolo upang ipaghiganti at puksain ang lahat ng mga salot na pumatay sa miyembro ng kanilang pamilya. Walo ang bilang nilang lahat at umabot sa mahigit isang taon ang preparasyon na kanilang ginawa. Sa panahong handa na ang lahat, sa bukid na sila tumira dun mismo sa lugar nila Lolo. Ang plano, hahantingin ang mga kalaban sa loob ng isang buwan o mahigit pa. Kung kinakailangan, susuyurin ang bawat madadaan ng bukid upang puksain ang mga kampo ng kadiliman na pumatay sa mga mahal nila sa buhay. Ganun na nga, sa unang araw ng paglalakbay, inikot nila ang isang bukid na madalas ay may namamataang napapadaan na mga rebelde. Gumagawa na lang sila ng mga temporaryong pahingahan sa gubat kung saan sila inaabutan ng dilim. Nanatili sila sa bukid na yon ng ilang linggo pa, pero bigong makakita o makasagupa ng mga aswang at rebelde. Kaya sa mga sumunod na araw, pinuntahan nila yung dating lugar kung saan napatay yung mag-asawang pinuno ng mga aswang. Subalit ganun din, wala silang naabutan doon at sa itsura ng lugar, mapapansin na matagal na itong inabandona. Nanatili sila roon ng ilang araw at gabi. Nagbabaka sakali na may aswang na babalik doon. Ngunit ganun pa rin, wala kahit ni isa ang nagpakita o kahit magparamdaman lang sa kanila. Sa lugar na yon, ayon sa kwento ng aking lolo, minsan may lumilitaw na mga santelmo kapag umaambun sa gabi sa ilalim ng puno ng rimas. Kapag ganun, lumalapit sila sa punong yon at pinagmamasdan ang nag-iibang kulay at palundag-lundag na apoy. At kapag naman magsisindi sila ng sulo, bigla na lang maglalaho ang mga ito. Ang puno ng rimas na yon ay sobrang laki na ng katawan. Nasa 6 hanggang 8 tao ang kinakailangang mag-akap. Sa sandaling lumapit sila sa nasabing puno, kwento ng aking lolo, may nararamdaman umano silang malakas na enerhiya. Kaya nasabi nila nun na pinaninirahan umano ng engkanto ang punong yon. Kaya ang ginawa nila lolo, iniwasan na lang ito. Sa sumunod na gabi, nakahiga na sila nun upang matulog habang ang isa sa kanila ay tagabantay. Maya-maya nun, pagkamulat ng mata ni Lolo Crescencio, nagtaka siya kasi may nakita siyang maliit na apoy sa taas ng puno ng rimas na bigla-bigla umanong lumiliwanag tapos nawawala. Maya-maya konti, andyan na naman. Ang nasa isip ni Lolo Crescencio, isa rin itong santelmo pero ang tanong, bakit nasa itaas? Lumapit siya sa ilalim at sinipat-sipat ang ilaw. Hanggang ilang sandali pa, napaatras si Lolo kasi hindi pala santelmo ang kanyang nakikita kundi isang kapre ang naroon nakatayo sa malaking sanga ng puno. Sa gulat, inumpas ng aking lolo ang kanyang kamay at nag-usal ng dasal para hindi malapitan ng engkanto. Tapos nag-usal din ng orasyon na ibabato sana sa kapre pero naudlot ito dahil nagsalita ang engkanto. Magkaibigan tayo, Crescencio.
Wala akong masamang intensyon sa inyo kundi ang makatulong. Ikaw, kapre, bakit mo ko kilala? Tanong ng aking lolo. Pero ayon sa kanya, bigla umanong gumaan ang pakiramdam niya nung nagsalita ang Engkanto, na para bagang matagal na silang magkaibigan. Nakita ko na kayo noon dito, Crescencio. Kayo ang pumatay sa mga aswang at mga alipores nila, di ba? Pero nararapat lang sa kanila yon. Pinatay nila ang kapatid ko. Ngayon tutugisin namin silang lahat dahil pinatay nila ang tatay at tiyuhin ko. Mga kampon ng kadiliman. Alam naming may presensya ng elemento sa punong ito. Ikaw pala yan, isang kaibigan. Bakit ka nagpakita? Ang punong ito ay lagusan namin sa kabilang mundo. Gaya ng sabi ko, Crescencio, nais ko lang makatulong sa inyo. Nakikita ko kayong pinagmamasdan niyo ang mga Santelmo. Alam niyo ba na ang mga aswang din ang may kagagawa niyan? Kung bakit hindi matahimik ang mga kaluluwa nila, kaya sila nagpapakita. Yun ay dahil kapag may nabibiktimang tao ang mga aswang na nakatira dati rito, siya nila pinapatay. Sinasaksak gamit ang mahahaba at matutulis nilang kuko. Wika ng kapre kay Lolo. Ang mga biktima raw ng mga aswang, nakukuha nila sa pamamagitan ng paglinlang. Pinapalitan ang katawan ng puno o ilusyon at kadalasan yung mga taong may sakit ang pinupuntirya nila upang hindi mahahalata kasi nga may sakit. Ang mangyayari kasi, mag-aakala ang kaanak na binawian ng buhay ang may sakit kasi nga, tao pa rin naman yon sa paningin nila. Pero ang totoo, pinalitan na pala ang katawan nito. Kaya pala sabi ni Lolo, may mga insidente no na bigla-bigla na lang namamatay yung mga kabaryo nila na hindi naman gaanong malala ang sakit. Akala ay normal lang, yun pala. Pinalitan na ng aswang. At habang nagsasalita yung kapre, nagalit si Lolo kasi bakit daw hindi na lang pinatay ng mga Engkantong katulad niya yung mga aswang na alam naman nilang mga kampon ito ng kadiliman. Ang sagot naman ng kapre sa kanya, silang mga Engkanto ay hindi pwedeng makialam sa mga mortal. Maliban na lang, dun sa mga katulad nilang masasama. Alam mo ba kung bakit kami narito ngayon? Ay dahil pinatay nila ang tatay at tiyuhin ko. Hindi nila kami tinigilan kaya maghihiganti kami. Matagal nang walang aswang sa lugar na ito, Crescencio. Simula nung pinatay niyo ang pinuno nila, hindi na sila bumalik dito. Wala akong ibang maitutulong sa inyo, kaibigan. Pero alam ko kung saan niyo sila matatagpuan. Sa tulong ng Engkanto, nalaman ni Lolo kung saang bukid matatagpuan ang mga aswang. Matapos ang pag-uusap nila, nagpaalam na ang kapre kay Lolo at binugahan siya ng usok ng sigarilyo nito tapos tinaktak yung abo sa lupa kung saan nagpapakita yung mga Santelmo. Ilang sandali nun, nagising si Lolo Crescencio. Madaling araw na at panaginip lang pala. Subalit ayon kay Lolo, ang panaginip na yon ay totoo. Paano kasi, dumikit sa damit niya ang usok ng sigarilyo at naaamoy pa rin niya ito. At para malamang hindi nga siya nagkakamali, dali-daling tumayo si Lolo at pinuntahan yung ilalim ng puno ng rimas kung saan nakita ni Lolo na tinaktak ng kapre ang abo ng kanyang sigarilyo. Pagdating doon, napangiti ang lolo ko kasi meron nga at tugmang-tugma. Naibig sabihin, nakipag-usap sa kanya ang kapre sa panaginip. Kaya ng mga sandaling yon, tumingala si Lolo sa puno ng rimas at nagpasalamat. Pagka umaga nun, matapos makakain, dali-daling pinaimpake ni Lolo ang mga kasamahan dahil kanilang pupuntahan ang lugar kung saan matatagpuan ang mga aswang. Takang-taka ang mga kagrupo kasi paano ni Lolo nalaman? Doon ay sinabi niya sa mga kasamahan
na nagpakita sa kanya ang isang kapre sa may puno ng rimas at ito ang nagtimbre kung saan nila matatagpuan ang mga aswang. At yun na nga, bago sila umalis ay nag-alay muna ng dasal para sa mga taong nabiktima ng mga aswang sa lugar na yon. Pagkatapos nun ay naglakbay na sila. Malayo ang lugar na pinuntahan nila. Kwento ni Lolo, natulog pa sila sa gubat ng isang gabi. Kinabukasan nun, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagsapit ng dapit hapon, habang naglalakad sa gubat, sa di inaasahang pangyayari nakasagupa sila ng isang pangkat ng mga rebelde. Ang bilang ng mga ito, hindi bababa sa 15. Sila Lolo, 8 ang bilang nilang lahat. Ngunit ayon sa kwento, ni hindi nasayang ang mga bala ng baril nila. Kada putok, may matutumba talaga. At kapag sila'y dadapa sa lupa, hindi raw talaga sila nakikita ng kalaban. Kaya halos lahat sila, itak lang ang ginamit pang patay sa mga rebelde. Parang mga aswang din sina Lolo kasi sobrang liksi raw talaga nila kung kumilos. Yun ay dahil sa taglay nilang agimat. Kaya ang nangyari, patay ang lahat ng mga rebeldeng nakasagupa nila. May mga kasamahan din sina Lolo na tinamaan ng bala. Pero tulad ng inaasahan, hindi sila tinablan. Mga damit lang ang nabutas pero ang balat ay hindi nagalusan. Ganon katindi ang agimat na mayroon sina Lolo. Ganon na nga, kinuha nila ang matataas na kalibre ng baril ng kalaban. Pagkatapos nun ay dali-dali na silang umalis sa lugar na yon. Pagkat anumang oras ay pwedeng dadaan doon ang ibang kasamahan ng mga napatay nilang rebelde. Habang naglalakad, may nadaanan silang maliit na kubo pero sunog na. Nung umikot sila sa bandang likod, doon ay nakita nilang may mga taong pinugutan. Pero andun lang din sa tabi ng bangkay ang mga ulo nito. Tingin nila Lolo, magkakaanak daw ang mga yon. Dalawang anak na binata, isang tatay at kanila yung kubong sinunog. At ang pinaniniwalaan nilang may gawa, yung mga nakasagupa at napatay nilang mga rebelde. Kung titignan kasi, bago lang sinunog ang kubo pati na yung pagpugot sa tatlo. Kaya gano na lang ang pasalamat ni Lolo na napatay kaagad nila ang mga rebeldeng yon. Nabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na ginawang pagpatay sa tatlong magkakaanak. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Bago magdilim, nagpahinga muna sila sa gubat at naghanda ng pagkain para sa hapunan. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Madilim na nung marating nila ang mismong lugar ng mga aswang. Kung ang mga nilalang na ito ay may kakayahang magtago sa dilim, ganun din sina Lolo. Ang ginawa nila, nagmasid muna. Pumwesto sila sa kakahuyan na hindi makikita ng kalaban. Nasa 5 kubo ang nakatayo sa lugar. Takang-taka sina Lolo kasi madilim na ng mga oras na yon pero isa lang sa kubo ang may lampara. Yun yung sa pinakagitna na parang pahingahan lang tapos may nagluluto. Gaya ng dati, wala rin daw mga bata sa lugar na yon. Puro mga lalaki lang ang nakatira. Ilang sandali nun, umulan ng malakas. Napangiti si Lolo kasi sa oras na sasalakay na sila, hindi maririnig ng kalaban. Makalipas ang isang oras, may 3 taong dumating. Galit na galit ang mga ito at sumisigaw ng hindi maintindihang salita. Nalaman nilang mga kasamahan pala ng mga rebeldeng napatay nila Lolo dahil na rin sa mga baril na dala ng mga ito. Dumiretso sila sa kubo na may lampara. Doon sila nag-uusap at halatang galit na galit dahil pasigaw yung mga salita nila. Kung baga, parang nagsisihan. Doon na nagplano sina Lolo na sasalakay. Sasamantalahin ang pagkakataon habang malakas pa ang ulan. Hanggang ilang sandali pa, nakita ni Lolo Crescencio sa kubo ang isang taong namumukhaan niya
base sa kurba ng ulo nito at yung buhok niya sa likod. Bagamat nasa anyong tao, ayon sa kwento ni Lolo, kahawig ng lalaking yon ang aswang na kumagat sa leeg ng kanyang tiyuhin noong sinalakay sila dati sa bukid nila Lolo. Siya yung parang kabayo ang buhok sa likod. Kaya ng mga sandaling yon, nagpupuyos na sa galit si Lolo Crescencio kasi alam niyang yun na ang aswang na hinahanap nila. Pero pinigilan muna ang sarili upang maisagawa ng maayos ang planong pagpuksa sa mga kampo ng kadiliman na pumatay sa mga mahal nila sa buhay. Ang ginawa nila bago sumalakay, nagbulong ng mga orasyon sa baril na hawak-hawak ng bawat isa. Matapos nun, sabi ni Lolo Crescencio, sa oras na pumutok na ang baril niya, yun na ang hudyat na magpaputok na rin ang mga kasamahan niya. Dahan-dahan na silang gumapang papunta sa mga kubo. Tig-isa-isa sila ng pwesto. Yung iba, tigdadalawa sa bawat kubo. Habang si Lolo Crescencio naman at isang kasama, pumwesto dun sa kubo kung saan naroon yung aswang at mga kasamang rebelde. Ilang sandali pa nung handang-handa na, walang kung ano-ano nirapido nila Lolo ang mga ito. Sumunod din kaagad na pinaputukan ng mga kasamahan nila Lolo ang ibang mga aswang. Sa tindi ng galit, inubos nila ang mga bala sa katawan ng mga kalaban gamit ang baril na galing din sa mga napatay nilang rebelde. Walang nakaligtas ni isang kalaban sa lugar na yon. Lahat sila, tinadtad ng bala lalong-lalo na yung aswang na namumukhaan ni Lolo Crescencio. Pagkatapos nun, lahat ay pinugutan ng ulo. Tila umayon sa kanila ang kalangitan gawa ng matapos mapatay ang kampo ng kadiliman, tumigil din ang ulan. Hindi na sila nagtagal sa lugar na yon. Matapos sunugin ang kubo kasama ang mga bangkay ng mga rebelde at aswang, umalis na sina Lolo. Mas pinili nilang sa gitna ng gubat nagpahinga kesa sa manatili sa lugar na yon. Bago sumikat ang araw, naglakbay na sina Lolo pa uwi. Baka kasi may iba pang mga rebelde sa lugar na yon o kaya'y baka makasalubong sila ng mga sundalo at mapagkamalan ng mga rebelde. Kaya mas minabuti nilang makaalis na kaagad sa lugar na yon bago pa magliwanag. At yun na nga, dumaan muna sila sa bahay ng manggagamot o yung nanay ng kasintahan ni Lolo na tumulong sa kanila noon. Nagpasalamat ang grupo ni Lolo dahil kung hindi sa kanya, wala silang abilidad na ganon. Na kung hindi sa kanya, hindi rin makukuha nila Lolo ang hustisya sa pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Samantala, sa wakas ay nagkita ulit si Lolo Crescencio at ang minamahal niyang si Lola Pina. Crescencio, salamat at nakabalik na kayo. Pina, oo, awa ng Diyos, eto, buhay pa. Hindi papayag ang kalangitan na hindi tayo magkikitang muli, Pina. Mahal na mahal kita. Sabay yakap sa isa't isa. Fast forward po tayo. Naging magkabiyak si Lolo Crescencio at si Lola Pina. Kasama ang buong pamilya nila Lolo, tuluyan nilang iniwan ang lugar na yon pati na yung bukid nila sa mga kamag-anakan. Ang pangyayari kasi na yon, natimbre ng mga sundalo. Hinanap ang ugat ng gulo na kung bakit parang may nagaganap na redo. Ang hindi nila alam nun, mga aswang ang nakasagupa at napatay nila Lolo Crescencio. Yung lolo ko naman, umiwas na lang pati na yung mga kagrupo niyang mga kamag-anak lang din at nagkanya-kanya na sila. Si Lolo naman kasama ang buong kaanak niya, lumipat na sila sa ibang lugar kung saan malayo sa kaguluhan. Part pa rin naman po ng bukiri ng Mindanao ang nilipatan pero sa hilagang bahagi na. Simula noon ay mapayapa na ang pamumuhay nila. Lumipas ang panahon, nagkaroon si Lolo at Lola Pina ng maraming anak. Bali 13 ang lahat at yung tatay ko ang bunso. Kahit marami silang magkakapatid noon, masaya ang pamumuhay nila kahit simple lang.
Pumanaw ang aking lolo Crescencio sa edad na 102, habang si Lola Pina, 105. Sabi ng aking tatay noon, yung ibang mga agimat daw na tinataglay ni Lolo Crescencio, sinama sa hukay habang yung iba, tinanggap ng panganay nilang anak. Yung tatay ko naman, walang tinanggap kahit ni isa. Ang tanging karunungan lang na namana niya kay Lolo ay ang salitang respeto at paniniwala sa Panginoong may likha. Kapag meron ka nito, lahat ng makakasalamuha mo, mapatao man yan o inkanto, respeto rin ang ibabalik sa iyo. Magiging mapayapa ang pamumuhay mo sa mundo. Yun lang ang baon-baon ng aking tatay na pinamana rin sa aming mga anak bago siya sumakabilang buhay. Ngayon ay matanda na rin ako, sir. Marami ng mga apo at malapit na rin sigurong mamatay. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung kailan niya babawiin ang aking buhay. Ang kwentong ito ay pinamana ko na rin sa aking mga apo. Pinasulat ko sa kanila upang maibahagi rin sa inyo ang aral na natutunan ko sa kwentong ito. Lahat tayong naninirahan sa mundong ito, kung mayroon tayong respeto sa isa't isa, paniniwala sa Panginoong may likha, siguradong malayo tayo sa gulo. Siguradong payapa ang pamumuhay na mayroon tayo. At dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking Lolo Crescencio. Maraming maraming salamat sa nakinig at sana ay nagustuhan din ninyo. Ako pong muli ito, Lola Marites ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako ulit tayo sa ating channel membership shoutout, no? And binabati ko unang-una si Madam Lavi Del Rey na 1-year member na. Kay Rex Tubio, kay June Santoyo na 7 months member na rin. Kay Darlene Cabatua na 16 months member. Kay Rose Olalia na 11 months member. Kay Melagrosa Luke, kay Wilma Tambuyat na 14 months member na. Kay Ida Irar 6 months. Kay Jovi Reynancia 1 month. Kay Lady Jackson 11 months member na. Kay Arlene Tan 1 month. Kay Farmer Nurshian 5 months member na. Kay Story Hikes of Totsky 5 months. Kay Joyce Panes, 1-month member. Unique Sino, 8 months. Kay Angie Kitahara, 2-months member. Kay LC Diacosta na 13-months member na. Ganun din kay Johnny Limbio, 13 months. Kay Bernstein na 14-months member na. Jovi Taghap, 12 months or 1 year. Kay Bisaya Single Vlogger na 6-months member na. Jenner Sese, 7 months. Kay Christine also na malapit ng mag 2 years, no? 17-months member na. Ayan, maraming salamat. Kay Kay Hope Riker na 15 months member na, ganun din kay Angel Esmeres na 17 months member. Last but not the least, kay Madam Miss Puerto na 17 months member na rin, no? Ayan, shoutout sa inyo, Ma'am Miss Puerto ng Coronadal City. Maraming maraming salamat po, Ma'am, sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. Ayan, magkalapit bayan lang kami ni Madam Miss Puerto, no? Pero walang sawa ito si Ma'am na magsuporta sa akin since day one. Ayan, thank you sa inyong lahat. Ang pasasalamat ko po ay tao sa aking puso. Ang Diyos na po ang bahala sa inyong lahat. Ayan, maraming maraming salamat in advance. Merry Christmas. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang shoutout lang po tayo, mga kaibigan, no? Binabati ko unang-una si Madam Christy Harm. Ayan, maraming maraming salamat din po sa iyo, Ma'am Christy Harm, sa walang sawang pagsuporta. All the way from Germany, no? Si Ma'am Christy, shoutout sa tanan na naminaw o sa mga supporter ni mo sa channel Sir Pogi o sa whole family. Ayan, thank you very much, Ma'am Christy Harm. At syempre kay Jude Sibling Star, kay Gina Kalunod, kay Cherry Kobe, kay James Kai Solon, kay German Marasigan, good morning, sir. Pabati po sa mga listener mo at sa mga kababayan kong Batanggenyo. Ayan, sige, from German Marasigan. Kay Arlene Besa, sabi niya, good morning boss Alex, wow, nahuli ako pero sulit naman ang pakikinig. Ayan, shoutout man boss.
Ayan, shoutout sa iyo Madam Arlene Besa. Kay Susan De Los Santos, good morning kay Christine Olson ng Sweden. Magandang araw po Sir Alex, kamusta na po ang lahat ng ka-Southern, ingat lagi. Ayan, kay Maricel Caramansion, shoutout Sir. Sige, shoutout sa iyo Madam Maricel Caramansion. Last but not the least kay Sir J. Palo. Ayan. Sa mga gustong magpa-shoutout na hindi ko nabanggit, uulitin ko po sa mga hindi nakakaalam, kinakailangan nyo pong mag-reply sa aking pinpost sa mga pinaka-latest na video na aking ina-upload, no? Horror video, hindi yung mga live, hindi yung mga old videos, kundi yung pinaka-latest na horror video, ayan. At sa mga silent listener, ganun din po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button na syempre. Huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta niyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.